Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, Brother Wendell? Maliban sa confraternity na ginagamit natin, meron pang isang Protestant na salin, Brother Do, pinadala ko sa GC natin sa BBPace. Tingnan nyo, ipakita nyo yung Protestant na salin para Parapresian, a plain and familiar explanation by way of paraphrase ni Joseph Hall. Sa John chapter 13 verse 16, mabasa diyan ang Holy Catholic Church, under me their one and only head. Okay. Ipakita mo, Brother Jando. Okay, ate, ipakita ang sinasabi ni Brother Wendell, nandito yan. So, ito yung Biblia na Protestant yan, Protestant. Oh, Protestant to. Ito yung nagpagimbal kay ano, kay Ismael Bahinting. Ito sinasabi rito, ito ay a plain and familiar explication by way of paraphrase of all the hard texts of the whole divine scriptures of the Old and New Testament volume 2. Okay, ito yung sinasabi sa John 10, ito 10:16. Ang sabi dito, other sheep I have which are not not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yeah, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I ere long bring home of the waste deserts of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church with you, so as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church under me, their only other one only head. Yan, Protestant Bible po yan. Sa naghahanap, ayan po ang sagot. Okay, base dun sa blessed na religious items na na-blessed na, tapos ipapabless pa ba uli? Ganito yun, na-blessed na siya ng ano, ng pare na hindi exorcist, tapos gusto niyang ipabless sa exorcist, okay lang ba daw yun? Okay, Brother Angel? Ah, sorry po. May tinitingnan kasi akong ano sa ano. Ano po yung tanong, sis, ano? Sis Edna? Brother Angel, yung binigyan siya ng ano, let's say sacramentals kasi na-bless na daw 'yon. Mm. Pero gusto niyang ipa-bless sa exorcist priest. Okay lang po daw ba na ulitin? Okay, tandaan po natin, dalawang klase ang blessings po kasi. Ang blessings ni Father, yung mga parang ordinary form of blessings po ni Father, no? Sacramental blessings. Pero meron naman po tinatawag na
yung nga yung exorcism natin, blessings natin, no, for the sacramental. Iba yung prayer kasi doon sa exorcist priest eh. So para maging holy and exorcise oil siya or water, kailangan talaga exorcist priest po ang mag-ano nun. So pwedeng-pwede po yung kapatid, no, ang mga blessed na sacramentals natin, pwede natin pa-bless kay Father po. Iba po kasi yung para maging holy and exorcise oil o holy and exorcise water, kapatid. Pwede po yun, kapatid. Okay. Okay, salamat, Bro Angel. Sunod, Brother Janto, ikaw ang magpaliwanag kung pwede. Ano ang gamit ng holy and exorcise water, holy and exorcise oil, and holy and exorcise salt? May umaten po siya sa Taguluan, I think. Hindi lang niya masyadong naintindihan. Pakipaliwanag. Okay. Yung holy and exorcise water at salt, pang-sprinkle yon mo sa paligid mo. Yon ang gamit ng holy exorcise salt at water. Yung holy exorcised water, pwede mo siya ipambless sa paligid mo, pwede mo rin siyang gamitin sa tao na dinideliverance mo. Sprinkle mo sa kanya para malaman kung nasaan yung bahagi niya na mahina siya. Pangatlo, yung holy and exorcised oil, pwede mo rin gamitin yun. Ipainom mo doon sa pasyente na demonic harassment. Pwede mo rin ikaw uminom. Pwede mo rin ipahid sa katawan mo. Pwede mo rin ipunas o i-massage sa katawan mo yung holy and exorcised oil. Yun namang, oil, water, at asin. Ayun na nga. Yun po ang sagot. Para meron kayong dagdag kaalaman, i-search nyo po sa Facebook ang Family Deliverance Tutorial na ako yung nagsasalita. I-download nyo po yon para ma-replay nyo anytime kapag take note kayo ng maayos. Pwede na? Okay na ba yon? Okay na siguro. Brother Jando, sprinkle yung asin? Sprinkle mo yung asin. Ilalagay yun siya sa isang container tapos ilagay sa bawat corner ng bahay? Pwede mo rin yan ilibing, pero sa amin kasi pag na-deliverance kami ng bahay, ni-sprinkle lang talaga namin ng asin. Yung banyo, yung dirty kitchen, yung ilalim ng kama, yung ilalim ng cabinet, ni-sprinkle lang namin yun. Meaning isaboy, ganon? Oo, sa ilalim, isaboy namin. Pero hindi marami, pero ilan lang. Hindi marami ha, baka damihan masyado. Ilang parte ko lang. Pero okay lang ba na siya, akin to ha? Mas maganda siguro na ilagay sa isang container, tapos nakabuka, tapos ilagay sa ilalim ng, let's say, kama. Kasi kapag sprinkle mo, may ano kasi yun, nakakasira kasi yun ng kahoy or makakalawang, mga ganun. Kasi tumitigas yung asin eh, lalo na pag nabasa, no? So, pwede rin, ilagay mo sa lalagyan ng parang bakanting lalagyan ng posporo. Lagay mo doon. Yan ang ginagawa namin sa pag nagbaroon kami dinideliverance na bahay, talaga sinasaboy namin yung asin. Okay, so, yun lang, te? Yes. Okay, yun lang yan. Bro Jando, may sinend ko na yung sa Brad, baka nandiyan ka pa. Islas mo na lang, pati yung unang sagot dun sa biblical chapter 2:1-11, yung bawal ngang makinig, ipapasukin sa bahay yung mga nagtuturo ng ibang aral. Tapos yung binigay nating 1374 Code of Canon Law, pwede nyo po iyan yung Brad sa recollection nyo. Idagdag nyo na po ito. Ito naman, requirements naman, yung tanong nyo kanina, sa Katoliko naman, sino ba dapat maging godparents? So ninang sa Katoliko, una, dapat Katoliko lang siya, hindi siya pwedeng Protestante. At yung kanina, yung live-in na sinasabi ko. Bro Jando, paki-ano nga yung unang sinend ko sa'yo para ma-islas ni at ma-discuss niya sa recollection daw niya. Okay, so silipin ko muna yung pinadala ni Brother Angel para may pakita ko siya sa screen.
Okay. Kung nakikinig ka, Brad Fred, ano mo na, islas mo na lang, dapat is dalin mo na lang sa ano mo, recollection. May idea ka. Okay, ito is yung sinasabi ni Brother Angel. Yan. Catholics. Hindi, yung una. Yung una, bro. Ah, yung una. Oh, eto. Yan? Yan. Summarize lang yan, Brother Fred, ha. Yan yung question, di ba? Nasa Code of Canon Law, lista mo 872 to 874, no? Ulitin ko, lista mo po, Brad Fred, Code of Canon Law, 872 hanggang 874. Summary po yan, ayan yung nakasulat. Pakibasa, basa bro, dyan do. What are the rules for godparents in the Catholic Church? Godparents must be practicing Catholics who are at least 16 years of age and must have received the sacraments of baptism, Eucharist, and confirmation. If married, the godparent must be married in the Catholic Church or had their marriage blessed by the Catholic Church. Yun po. Yun po. Yan. Malinaw po yan, no? Hindi pwede yung civil siya kung marriage. Dapat Catholic Church marriage, no? So, pati yung live-in, bawal din yan. Dahil nga, kasi kung hindi lang na, kaya nakakalusot, hindi na itatanong ng taga-opisina dahil hindi po nila alam yun, no? So, yan po, kapatid, yung mga basihan mo, pwede. And then, yung pangalawa, exact na tanong mo ba, galing sa pari yan at Catholic answer, tanong mo, pwede bang vice versa, baliktad. Catholic ka, gusto mo magninong sa born again, sa protestante. Yung pangalawa, bro, direct answer yan actually. So, pwede yung ano yun yan. Meron pa pala isa? Yan, yung pinakita mo una bro. Kanina. Ay, yung una. Okay. Tungkol naman sa Katoliko, magninong sa born again o protestante. Apostle Pot, sabi niya. Yung una ko pinakita ba ng Angel? Oh, yung bali yung pinakahuli. Oh, yun ang pinakahuling message ko. Ano? Yan? Yeah. Ayan, oh. So, malinaw yan by Father Charles Grondin. Catholic answer mismo yan. Catholics may not be called godparents of a non-Catholic. Ayan. So, hindi ano eh, no? Hindi sila talaga allowed. Pero actually may iba pang ano na pwede naman, pero dapat sabi doon sa isang ano website, sabi nga dapat yung mga Protestante magbabawal nila yon, hindi sila dapat tumanggap din ng ibang sekta. So kagaya sa atin, hindi tayo pwedeng tumanggap ng ibang sekta. So dapat sila, batas din nila yon. So mas maganda wag na, para hindi masyadong komplikado, kapatid. Ayun po yung mga ano natin, ha, i-slash mo na lang yung ang unang-una dun sa godparents rules sa Catholics at yung Catholics to Protestant godparents. Medyo masalimot lang konti. Ayun po yung mga batayan natin, pwede nyo pong gamitin. At you can still search more on that para mas marami kang batayan, Brad Fred. Yun lang po, bro, Jando. Okay. So, yun po. At meron pa ang tanong dito. Esteban Otida, mga kapatid, pakitype lang po ng cellphone number ni Father Darwin Gitgano. Salamat po. Pasensya na po kayo, pero hindi mo pwede namin ipamigay ang number ni Father Darwin Gitgano. Maski kami rito, wala kaming number niya. Sa totoo lang, hindi kami binibigyan ni Father Darwin Gitgano ng kanyang personal number dahil baka magkamali kami, maibigay namin sa isang tao. No? Talaga, pasensya na po, Esteban Otida, kasi hindi po pinamimigay ni Father Darwin Gitgano ang kanyang personal number. Okay, no? So, alas 10:01 na po. Hanggang dito na lamang po tayo. So, pasalamat na lang tayo. Ating unahin si Brother Wendell Talibong ng Uzam City. Sa kanyang pasalamat, Brother Wendell Talibong ng Uzamis. Pasalamat na po tayo dahil time to say goodbye na. Ay tulog. Straight to the point. Okay, dito na lang tayo kay Brother Jundry naman ng Uzamis na hinuon. Brother Jundry ng South Korea, ikaw na una mag-ano po, mag-take. Inuubo daw si ano, bro? Inuubo si bro, si